Alright, so again, welcome back sa ating Axie Infinity or Axie World PH Daily Chart S&P Analysis. Okay, so, ayan, hinahan muna natin yung audio ng ayan, so, basically guys, we are looking at a 4-hour time frame ng S&P price. And, katulad ng nabanggit ko kahapon guys, no, nabanggit ko naman sa inyo na possibly maglaro lang talaga siya, which is ginagawa niya. So far, ginagawa niya pa ngayon. Maglalaro lang siya around this area. So, kulayan natin yan. Ayan. Maglalaro lang siya this area, on this area. Ayan. Bakit, no? Una, sige, sagutin natin yung tanong na bakit. Bakit Kuya Eddie? Diba? Lagyan natin ng dilaw. Dilaw na lang siguro. Tapos, ginahan natin ang opacity. Ayan. Bakit, Kuya John? Bakit sa tingin mo maglalaro na lang siya this area, on this area? Okay, una, katulad ng sinabi ko, guys, nag-undecided pa yung mga buyers. Bakit undecided? Kasi alam nila na sahudan, di ba, ng mga scholars ngayon yung mga araw na to. So, technically, marami ang For me, on my opinion, marami ang nag-hold pa ng kanilang buys. Pero for sure, maraming mga nagbabuy dito sa area na to na 0.18. At saka dito sa area na to, ayan. Ayan, marami yan, dyan or dito, kasi nabot yan eh. So yan yung mga most probably na mga nakaabang na buyers. Pero hindi pa talaga sila naka-all in. Ibig sabihin, hindi pa nila nilalagay lahat or siguro mga yung 100% na ilalagay nilang position for buy position, siguro gagawin nilang 25% lang. Bakit? Kasi ina-expect nila or hinihintay nila na magkaroon ng reaction magkaroon ng reaction yung pag-sell ng mga scholars, di ba? Or yung pagsahod ng mga scholars. Tinitingnan nila yan, guys. Ngayon, Meron silang tatlong psychological area, which is mostly nilalagyan nila to ng position pero hindi pa totally, or ibig sabihin hindi pa ganun kalakas yung mga buyers at this area. Itong 0.1803, itong 0.1692 at saka itong 0.1545. Okay, so itong mga area na to, ayan yung mga psychological area na possibly mag-bounce, okay, yung or gumawa ng fluctuation, okay? So, hintayin natin. But for me, pwede to actually, syempre, may pressure ng sellers eh. Diba? May pressure ng sellers which is binibenta ng mga, sino yung mga sellers? Syempre, yung mga scholars natin. Yung mga papasahurin. So, ibibenta yung mga SLP niyan. Alright? So, possibly, ma-breakout to. And once na-breakout to, ito yun. Ito yung isang support area na susuporta, syempre, sa ating price na hindi masyadong bumaba. Alright? So, we can expect, guys, na bumaba siya around this area for siguro mga 3 days to 4 days, ganun. After, siguro mag-range siya dito ng mga 2 days, ganyan. Ganun yung possible na pwedeng mangyari. Alright? Basta, isa lang ang medyo kampante ako, no? Medyo kampante ako, natataas talaga yung presyo ng SLP. Bakit? Siyempre, katulad ng sinabi ko kahapon, papanindigan ko yun kasi yun yung pinapaniwalaan ko eh. Yun yung pinapaniwalaan natin sa supply and demand, di ba? Sa mga marketers dyan or sa mga business management dyan, di ba? Simple lang naman yung law ng supply and demand. Okay, so dahil katulad nito, naka-hold pa yung mga breeders eh. Hindi pa sila nagbi-breed kasi nga sobrang taas ng AXS. Diba? So, tingnan natin yung AXS ngayon. Obserbahan natin kung anong nangyayari sa AXS. Alright. Pag ito guys, itong AXS ay medyo bumaba ng konti. Ayan. Expect na masusunog ng mabilis. So, yung pagsunog guys, hindi yan... I mean, yung pagsunog guys, ibig sabihin yung pagbawas, diba, ng supply ng SLP. And pagbawas ng supply ng SLP will... ang magiging effect noon ay syempre tataas yung demand, 'di ba? Since magiging kulang na yung supply. So technically kailangan maraming mag-breed ngayon. And para mag-breed sila, kailangan medyo bumaba tong AXS natin. Tingnan natin yung AXS.
Ayan. Isa pa sa kino-consider, guys, ay yung gas fee. So, medyo mahal din ang gas fee ngayon. Like, we expected, magre-ranging lang talaga around this area. Ayan, ginuhitan natin dyan, nasa 0.382 area. Tingnan nyo, kitang-kita, diba? Maliwanag naman, no? Maliwanag ka agad na mataas ang grado. Okay. Kaninong lyrics ba yun? Kaninong lyrics yun, no? Ayan. Anyway, ayan. 0.382 area. We expect na dito magre-range lang talaga dyan. Pero pag medyo magtatansyahan, guys, magtatansyahan yan. Possibly i-retest niya tong area na to. Ayan, i-retest niya tong area na to. And once na ma-retest to, hopefully maraming magsibili ng AXS para makapag-breed na sila. Okay, makapag-breed na sila. And once nakapag-breed na sila, guys, mabilis masusunog yung mga SLPs. And yun, mas mabilis yung effect ng scarcity na nangyayari ngayon sa SLP price, di ba? And now, guys, if ito matindi, guys, no? If ilalabas ka agad nila yung Ronin Dex, if which is nag-tweet na, nagpaparamdam na si Jiho, no, one of the founders and directors ng Axie Infinity, no? Nagpaparamdam na siya about Ronin Dex, which is very soon na, siguro yon. And we can expect, guys, na kapag lumabas yun, pwedeng sa mga susunod na araw, pag lumabas yun, guys, i-expect nyo, guys, na ganito ulit yung mangyayari. Ito, itong kita nyo itong impulsive move na to. Ayan. Ito, kitang-kita nyo yan, yung impulsive move na green candle na bullish movement. Pwedeng gayahin nyo yan ulit. Okay? So, as long as hindi pa nabibreak itong support area na to, guys, safe na safe. Wala pang confirmed downtrend na sinasabi. So, technically, marami dito. Ito siguro lagyan natin ng matinding diin dito. Ayan. Ganyan, guys. Ganyan katindi yung mga seller, mga buyers around this area. Ganyan katindi yan. Kung gaano kalakas yung kulay, ito medyo mahina lang to since hindi pa nag-full force yung mga ano dyan, yung mga buyers dyan. So, in-anticipate nila na baka sobrang dami talaga magbenta dito around this area. Alright? So, yun lang guys. Yun lang for now. And, but in a long run, punta tayo sa daily time frame. Sige, last check natin sa daily time frame. Ayan. Sa daily time frame, guys, is consolidation pa rin, no? As long as ito pa rin, ito yung mag-hold talaga, itong area na to. So, medyo malabo pa rin na bumagsak siya. Siguro, meron pa rin 30% na abutin niya to. Pero para sa akin, ha, on my end, medyo maliit lang yung chance. Medyo maliit lang, no? Hindi ko naman sinasabi, pwede pa rin naman akong mali. This is just my analysis, this is just my opinion, no? On sa kung ano man yung nakikita ko ngayon. Alright? And tignan natin sa weekly time frame. Ayan. So dito sa weekly time frame, maganda talaga tong area na to, yung super lakas na support area na to. Kaya para sa akin, kasi kung titingnan natin, nasa around 50% area to, eh. Tingnan natin. Ayan, ito. Tingnan natin dito. Ayan. Ah, hindi. Wala siya sa 50% area. Nandito siya sa... Ayan. So, current price natin is nasa below 618 area. Which is, hindi kasi to, guys, ito kasi yung problem dito. Hindi kasi kompleto to. Meron pang piso dito, eh. Meron pang piso na price dito. Hindi na kasi naisama ng Binance since late na sila, no? Pero kung may sasama yun, guys, around this, ito, 0.03. So, kasi, di ba, nagpresyo ang SLP ng piso. So, around this area, kung i-consider natin yun, kasi itong Binance ay huli na, guys, kung alam nyo naman, di ba, na nabalitaan nyo naman siguro na hindi siya agad na ipasok sa Binance. And nung naipasok siya, around, napasok siya sa Binance around April, April 26 lang.
no, nung naipasok sa siya sa Binance. Pero katulad naman ng sinabi, 'di ba, matagal na yung Axie. Okay, so kung i-consider natin 'yon around this area, nasa magandang 0.618 area talaga siya na strong support area ng weekly time frame. So kaya ako sobrang bias ako for bullish talaga. Sobrang bias ako. Not because, syempre, isa ako sa holder ng SLP, but because sobrang naniniwala ako sa game na malaki talaga yung lalakarin nito. Isa pa sa magiging effect, no? Or isa pa sa news na dadating is na alam niyo yung GCash, guys. Ang GCash ay mag-open na ng trading platform. Correct me if I'm wrong, ha? Pero magkakaroon na ng trading platform ng cryptocurrency sa GCash. Okay? So, kung iniisip nyo doon, guys, sobrang laking impact nun sa cryptocurrency. In which, imagine na lang natin, hindi lang SLP, guys. Imagine na lang natin, anong magiging impact nun? Magiging aware. Siyempre, di ba, pag nangyari yun, magiging aware na yung mga tao sa cryptocurrency. Mas magkakaroon na ng demand pag ginamit na yung pangbayad talaga, yung SLP, yung coin, yung Bitcoin, yung... Yan, pag tinanggap na yan sa industriya natin, expect lahat ng mga coins, guys, ay talagang lilipad yan pataas. So ngayon, guys, kung nakikita nyo na ngayon, kung naririnig nyo to ngayon, guys, yan na yun, take advantage nyo na. Alright? So that is it, guys, for today, for tonight's SLP chart analysis, no? Yun yung ina-expect natin for tomorrow. And yun, hoping na kung kayo, guys, yung tanong pala na, boss, hold pa ba natin yung SLP? No, again, guys, if sa tingin nyo, kailangan nyo na talaga yung pera, no? You can hold half of your SLP. Pwede naman. Ako, guys, ako, sa totoo lang, ang ginawa ko is, siguro 25% ng hawak ko, guys, ay kinuha ko, no? Bakit? Kasi, syempre, kailangan may pambayad din tayo, no? Huwag naman natin i-hold lahat, no? Para safe lang. Para at least, 'di ba, meron ka pa ring panggastos, no? Pero kung sa tingin mo kailangan mo 'yan, syempre, let go muna, 'di ba? Besides, may mga time pa naman to hassle out. Pero if you want to take the risk at saka gusto mo ma-maximize yung potential, pwede mo namang i-hold. But again, not a financial advice. 'Yun. 'Yun lang naman. 'Yun lang yung para sa akin. Alright, so yun lang, guys. Thank you for watching. If you like this video, I will appreciate if you will click that bell button, guys, if nasa YouTube ka. If you will follow our page, dahil marami pa tayong contents na ilalabas dito, so hindi lang ito. We talk about personal finance, saving and other investment, guys. Kasi naniniwala pa rin ako na hindi tayo dapat nagdedepende sa single source of income, di ba? At of course, hindi lang dapat isang investment natin. Alright? So, si Warren Buffett, hindi naman siya naging greatest investor kung isa lang yung investment niya, diba? So, and never put your eggs in a single basket. Alright? So, ayun, guys, if you want to know more about investing pala, by the way, guys, no, you can message me, book a one-on-one free consultation, no? Kung sa tingin nyo kailangan nyo ng money management, strategic planning, you can message me. I can give you a free financial planning. Okay, so thank you guys. Magli-leave na lang siguro ako ng link ng magli-leave na lang ako ng link ng Facebook account ko diyan sa ibaba ng description ng video na to. Then subscribe ka din, guys, para makatanggap ka ng marami pa nating videos to be uploaded soon. Okay, so God bless everyone, guys, and I appreciate your stay. I appreciate your like, your follow, your comment sa mga contents natin. And yeah, I will see you again tomorrow. Bye-bye, guys.